channel pa at gusto niyo po na dito tayo sa video na in-upload at araw-araw, isipan lang po para subscribe lang po yung bell natin dyan para pag may i-upload tayo araw-araw regarding sa tutorial natin sa bangka ay makikita nyo kaagad at saka para madali tayo matuto yung ano pa natin yung kabangka yung tema natin ngayon yung gagawin natin yung ano may nag-comment kasi kabangka na maliit daw yung kasko niya, paano ko ba mag-kasya yung malaking ano yung malaking makina katulad ng mga 18 HP. Halimbawa, yung mga makina mo dati 17 HP lang. Ay, 7 HP. Tapos lagyan natin ng 18 HP. Talagang hindi yung kakasya. So, halimbawa, mga ganitong ano ko bangka na yung bangka natin is na ano natin, na layout natin, tapos na natin. Nag-change yung may-ari ng medyo malaki-laking makina. Medyo sakit sa ulo yun sa atin ng mga panday. So, sa mga ganyang kabangka, madaling para, may gagawin tayong madaling paraan. So, kung paano yung gawin natin. So, yun yung mga kabangka, ipakita ko sa inyo kung paano siya gawin. Yung para pagkasyahin natin yung 18 SP na makina. So, yung kabangka. So, ganito lang pala yan mga kabangka. Kung napansin nyo. Kasi yung makina ko, ayan, ayan siya, so 18 HP siya, tapos yung buka nito, nasa 18 inches yung kasko, so ano siya sa kabangka kasi hindi naman natin siya binukahan talaga, hindi natin binuka talaga yung ano, yung kaha ng bangkang to kasi pamingwitan lang lang daw to. So, well, hindi naman daw kargahan ng lambat. So, yun. Inano natin, dinisay natin sa pamingwitan lang talaga. So, hindi natin siya binuka masyado. Kung sinabi kaagad nila na kargahan ng lambat, oh, so sana binuka-buka natin. Like dyan sa kulay blue na yan, yung may cover na yan. So, halos hindi rin sila magkaiwanan kasi ng kasko nito. Ito yung kasko nito. Tapos, kasko niyan. Halos parehas lang din. Pero, ayun. Mas kakarga yung kasi mas malapad yung taas nun, mas buka yun. So, ito na yung kabangka yung sinasabi ko sa inyo na ano yung discarte natin. Yun, yung ginawa ko. Yun siya. So, naglagay po ako ng kahoy. Ito, nag-additional ako ng kahoy. So, hindi pa yun nakapix. Ganun lang yung gawin nyo kabangka. Yun siya oh. Naka-ano na yan, naka-align na yan. Yung alignment niya medyo ano pa kasi hindi naman niya naka hindi naman naka-fix pa to. So wala pang thread diyan, no. Hindi pa yan naka-fix lahat, hindi pa yan naka-fix. So ayan, ano lang yan, yung sample lang yan para maano na natin. Malagyan natin ng tanda tapos doon natin i-fix. So sa next vlog na lang natin yung kabangka. Unahin po muna natin yung ano, ito. Kung paano ba magkakasya to. Ayan siya kabangka, naglagay ako ng sa front ng ano, sa harap ng dito. Kasi number one, yung sundered, ito yung sasayad sa plywood. Pag mag ano yung plywood, pag halimbawa wala to, so sayad siya. Tapos na yung bangka natin, na tapos natin, layout natin. So yung gawin natin, maglalagay ako ng ano, yan o. Yung kahoy, gumawa ako ng kahoy na na-curve ng ganon. Parang sundan lang natin to. Yung, ano niya, cylinder head. Parang sundan lang natin. Tapos, dalawang ano lang yung kabangka. Tapos dito, medyo maliit-liit na siya ng konti. Para medyo patay-patay na siya. Yan siya. Tapos yung dito, medyo malaki-laki kasi yun ang nakadikit dito. So, pag mapinturahan na to kabangka, hindi niyo na mahalata yan na may tapal dito. Matagal ko na yung ginagawa kabangka, probado na yan. Kaya walang problema yan kabangka kung may tapal man yan. Ayan siya kabangka. Oh. Yun yung gawin nyo. Yan. Para umano, para kumasya yung
18 HP. Yung gagawin nyo, ganyan lang po. Kailangan, ano siya dito? Kailangan, ano siya sa mesilindrid, talagang aabante siya para pag sakaling maglagay tayo ng plywood, like ganito, sukatin nyo siya kabangka. Diba, ganyan na siya. Tingnan nyo yung awang kabangka. Pag sakali yung ito yung plywood, tingnan nyo yung awang kabangka. Isang daliri po. Yan siya. Yan o. Diba, kasya. Yun. Yun po yung gawin nyo kabangka para yung makina kumasya sa ng ano natin, sa bangka natin. Pagkatapos nyo kabangka, siguro next vlog ko na rin. May pagkatapos nito kabangka, alimbawa, tapos na to kabangka, na plywoodan na. Yung bangka mo ay tapos na. Tapos may mga plywood na lahat. Tapos gusto mo palitan ng mga ng makina na medyo malaki-laki. May ano din tayo diyan kabangka, may paraan din tayo diyan. So yun, ipakita ko yun sa inyo mga kabangka, next vlog na lang. Yung ano kasi sobrang haba na yung tutorial natin pag sakali. Ipakita ko sa inyo yung kung paano yung gagawin na paraan para kumasya yung malaking makina sa mga maliliit na kasko. So iba din tong kabangka, yung ganitong paraan, iba din to. Iba din yung next vlog natin na ituturo ko. May paraan pa tayo. Besides dito po bangka, may idea pa tayo na pagkasyahin natin yun. So, ito muna. At least may ano kayo. May paraan kayo na kung paano kumasya yung makina sa first natin, ideas natin. So, may sikin pa tayo niyang kabangka. May paraan pa tayo na kung paano pagkasyahin natin to. So, ito lang muna kabangka yung gawin natin para ipakita ko sa inyo kung ano pa talaga, epektibo talaga. So yung kabangka, i-fix ko lang muna yan. Do not work.
So, yun mga kabangka, natapos ko na siya ikabit. Yung ito. Yung bukol niya sa gilid para hindi abutin ng makina. So, yun muna mga kabangka, yung mga first ano natin. Yung unang paraan natin para kumasya yung makina natin. Sa mga hindi pa ano dyan. Ito lang muna mga kabangka. Kasi, naka-design siya sa ano. Pangisdaan lang talaga pamingwitan. So, ayan siya. Yung muntahin natin, temporary pa lang yan. Hindi pa natin na-fix yan. So, ayan siya. So, subaybayan nyo lang ako kumangka kasi sa susunod na content natin, may isa pa tayong idea kung paano to pakasyahin. Yung makina, hindi lang ito yung paraan. So, dito na naman tayo sa platforma nun mag-idea kung paano siya kakasya sa mga maliit. Yung ganitong makina ka malaki kung gaano siya kakasya sa mga maliit na mga kasko. So yun mga kabangka, maraming salamat, andiyan kayo lagi sumusuporta na walang sawang nanonood sa mga ano natin, mga content natin. So maraming salamat kabangka sa mga online niyo na friend ko sa FB, YouTube, yun. Maraming salamat sa mga bago na mga friend ko sa yun, naka-subscribe sa akin, yun. Thank you mga kabangka and God bless mga kabangka. Maraming salamat.